Alright, welcome dito ulit sa ating pinakabagong episode ng Kuku TV Podcast featuring one of the OG players, pro players in PUBG Mobile pro scene here in the Philippines. We have here Blanks, and actually let's get him to introduce himself kasi nga it's a new season coming in this coming PMCL fall. So Blanks, go ahead. I'm Blanks from Team Scene. Entry Fragger, ayan. So, Scene Esports na pala, no? Yung team mo. Yes. Grabe. Ang dami mo nang pinagdaanan ng mga teams. Pero bago natin pag-uusapan yan, no, Blanks. Ang gusto kong malaman ngayon, ano nga ba yung origins ng pangalang Blanks? Saan nang galing yung Blanks na yan? At pwede mo ba sa aming ikwento yung storya mo from the very beginning ng pagpa-PUBG Mobile hanggang sa ngayon? Doon muna tayo sa agent kong Blanks. Nakwento ka lang kung saan ko siya nakuha. So, yung Blanks na agent ko is from the anime na No Game No Life. Kasi wala sila doon. Wala silang, ano doon, pangalan talaga as in blank lang. So, okay. Dinagdagan ko lang siya ng letter Z para maging unique lang na Blanks. Okay. Anime lover ka pala. Anong pinaka-favorite mong anime? I-insert lang natin yan. Anong pinaka-favorite mong anime? Ngayon, yung Jujutsu Kaisen, ayan. I think nag-collab yata with PUBGM yan, no? Before. Ah. Hindi ko na maalala, pero yun. Ang dami na kasi nating, tawag dito, ang dami na nating collab, no? With a lot of animes, such as, yung Hunter x Hunter rin, no? Nagkaroon din nung nakaraan. So, yan. So, guys, anime lover tong si Blanks. So, kung meron kayong mga favorite animes dyan na gusto nyong makarelate, no, si Blanks, pwede nyo siyang kausapin dyan. So yun, nagsimula siya sa anime. So during those times na nabuo mo na yung IGN mo na Blanks, ano na yung sumunod na nangyari sa PUBG Mobile? So let's go back to year 2018 yata yun, yung start ng PUBGM. So ano nangyari nun? Parang naglalaro na lang. Tapos nanonood lang sa crowd nun eh. Tapos may one day na napag-isip-isip ko na. Try ko kayang mag-practice, magpalakas, ganyan. Sinubukan ko lang. Tapos yan, eto na. Nandito na ako ngayon sa kung ano yung meron ako. Nice. And actually, did you started with like yung mobile or do you started with a tablet? Dati, mobile talaga muna. Kasi, yun pa lang yung nakikita ko eh. Then, nung meron akong nakikita ng ibang nagpa-tablet, yun, saka ako nag-tablet. Okay, and then? Then, nung mag-frozen na ako, sabi kasi nung iba, bawal daw yung tablet. So, nag-practice na ako mag-phone. Kung ko pa nun, hindi pa ma-iPhone, delay pa yung kahirapan. So, yun, nagpursige lang, nag-grind. Yun, nakapag-ponder naman ng sariling trend. Ayan, shoutouts nga pala sa Poco, no? Recently sponsored sa ating tournament ng PUBGM. And congratulations din sa nanalo, no, sa Warhogs. Shoutout kila Weezy. Pero anyways, yun na. So, nag-start ka sa mobile device, nag-switch ka sa tablet, and then nag-switch ka ulit sa paglalaro ng mobile device. So, let me ask you the difference. I mean, alam ko na yung difference kasi I've been doing that before. Nag-start ako ng mobile, nag-switch sa tablet, and then bumalik. Ay, actually, di na ako bumalik sa mobile kasi mas madali. Mas madali sa tablet. Pero ikaw ba, asking Blanks, ano ba ang difference ng paglalaro sa isang tablet compared sa mobile device? Ang pinaka-malaking difference nila, ang dali mag-hip-fire makita ng tupad. Yun yung dalawang, dalawang pinaka-malaking difference nila dun sa cellphone jack. Pagdating naman sa iPad din, mas madaling tignan din yung kalaban sa ano, no, sa malayo. Compare sa mobile device, ang liit, sobrang liit niya. So, kailangan talaga ng malinaw na mata. Do you actually use salamin while playing or hindi? Hindi. Malinaw ang mata ni Blanks, guys. So, yan. So, from then on, nag-start ka mag-tournament. Anong taon ka nag-start mag-pro scene? 2018. So ibig sabihin nito, sumali ka dun sa mga PMCO na tournament sa laro mismo, no?
Oo, sa online lang, yun. Doon ko din napagtanto na bawal din yung iPad. Kasi naka-iPad din ako nung that time. Oo, bawal nga talaga. Though, pwede mo siyang gamitin doon sa in-game na tournament. Pero pagdating ng ano na, yung tournament mismo, yung parang official na tournament, syempre bawal na. Kasi makikita yan ng ano, makikita yan ng League Ops ng ano, ng Tencent or ng Level Infinite. Pero yun nga, so nung nagsimula ka dun sa PMCO na laro in-game, anong pangalan ng team mo? And sino-sino yung mga kasama mo nun? Kasama ko nun, ewan ko kung alam nyo to guys. DXM pa kami nun. Ano? Sorry. DXM? DXM. DXM, tapos nag-switch kami ng Exodia. Exodia, ayan. Alam ko na yung Exodia na yan. Ha? So, sino yung DXM original members na kasama mo nun? IGN niya is Genesis. O ba yung kasama? Kalimutan nga yung iba eh. Hindi ko na malandaan yung dalawang kasama. Diba? Pero kasama ko si Aeons. Si Aeons. Okay. One of the OGs din yan na I hope na ma-interview natin in the future. Aeons, sino pa yung isa na naalala mo? Wala na. Di mo na maalala. Hindi ko na maalala. Pero, di ba sabi mo, nag-switch kayo from DXM, tapos naging Exodia, which is ito na yung parte na naabutan ko na napapanood ko na nun. Kasi medyo nakakaroon na ng mga tournaments nun na mga local na gawa-gawa lang ng mga clan or sometimes even mga casters or streamers na nagbubuo ng mga tournaments. And during the Exodia era ni Blanks, sino yung mga ka-lineup mo nun? Yung mga kakakampi mo? Ang naging ka-lineup ko din nun si Momo, si Milky, si Lupa din naging kakampi ko rin nun. Si Lupa. Hindi pa siya nagre-reject nun. Hindi pa siya nagre-reject. Talagang casual players lang din siya nun. Sino ba yung mga kakampi? I think si Reckless yata yung isa eh. Tama ba? Hindi at... Ibang Reckless yun. Ay, ibang Reckless yun. Okay. Pero si Reckless yung nandun kasama nyo. Reckless ata yun. Diba? So, yun, nabutan ko pa yun eh. Ang pinaka-naalala ko talaga dun si Reckless kasi siya yung medyo matrash talk nung mga time na yun eh. Diba? If you remember it right. So, yun. So, grabe, no? From Exodia. Ano nangyari dun sa Exodia na team na yun? Ano nangyari? Bakit biglang nabuwag siya? Ano dun eh? Mga busy din kasi sa buhay yung mga yun eh. Kasi nga, di ba, sina Momo nasa Japan. So, may mga work din. So, parang nangyari is nag-watak-watak or na-busy, hindi na nakakapaglaro. Uh-huh. Naka-ipad din kami lahat nun. iPad din na tawag sa amin nun. iPad voice kaya nun. So, parang nangyari, nag-classic-classic na lang. Ano na yun, parang may nag-approach sa akin na tao na yun, kukunin daw ako dun sa team na yun. Pwede ba sabihin yun? Oo, pwede naman. In-approach ako ni Otis. Yun yung time na Onyx. Onyx PH. Onyx PH. Onyx PH, yan. Yun yung time na yun na doon ako nakilala na Onyx Blanks. And then the rest is history na, no? Kasi from that moment on, nag-switch kayo from another squad, which is yung Onyx naging Iconic, di ba? After ng Iconic, anong team mo na after nun? Di ba? Hive ba yun or UTG? UTG muna. No? Oh, UTG, tapos naging Hive. Bago nag-Hive. And then next ng Hive, KHI. KHI. And then after ng KHI, Exquisite na. Baliktad pala, UTG, tapos HI, tapos Hive. Okay. Kasi yung slot, di ba, nung HI is napunta sa Hive. Yun. Yan na yan, pre. Grabe, no? Kasi BMPL pala. Ang dami mo nang pinagdaanan. Tapos after ng Hive, ngayon, or bago yung scene, ano pa yung mga nadaanan mo mga squad or mga team? Nung nagwatak-watak kami ni Edo Bigor, ang naging kasama ko na nun, si Otis. XQS na ata yun, yung pinaka-uni namin. Exquisite. And then Sin. So, now that you are in Sin, ano yung naging basehan nila? Bakit nila kinuha yung mga players nyo?
Ako, sa opinion ko lang sa akin, siguro kaya, ano, nakuha lang din ako ni Narat. Meron ng knowledge na, matagal na sa pub. Experience. Parang, experience na itong player na to na team makukuha pa rin kaming ano, dito as a team. Yun. Okay. Actually, ano yung ganda nga ng lineup nyo, to be honest, halo-halo siya ng ano, experience sa kayong new gen na ano, ng mga players din ng PUBG Mobile PH, no. So, bago natin pag-usapan din yung lineup nyo, let's go back din sa tournament gameplay. So, when it comes to tournament gameplay, may tinatawag tayong local. Tapos may tinatawag din tayong international. So, let's actually differentiate, no, local tournaments to international tournament. Kasi ang daming ano eh, ang daming mga minsan nagko-comment na ang lakas-lakas natin sa local, and then eventually pagdating ng international, medyo nagkakaroon na tayo ng challenge. So, let's start with local, Blanks. Ano ba yung pinaka main difference niya sa international? Ano ba yung pinaka parang nagano, tawag dito, evident na makikita mo sa local compare sa international? Pinaka-difference din. Sa local kasi, hindi masyadong nag-a-adjust yung mga teams. Okay. Sa droppings. Una-una sa droppings, diba? Compare mo sa international na, once na nandun na tayo sa international stage, meron tayong designated area na, dito lang tong team na to. Unless, may mapag-usapan yung team na labanan natin. Paglabanan natin sa scrims, kung hindi ka manalo, sa inyo yun, lilipat ka, ganun. Sa locals kasi, walang ganun. Kung doon ka lang, pataasan lang ng price. Ano yung nangyayari? Kunyari, ano, dropping point nyo, usually, di ba, boot camp. Tapos mamaya-maya, may isa pang squad. Let's just say, sila igigad, di ba? Usually kasi sa boot camp sila igigad, or sa gitna, sa pekado, parang ganun. So, sa Pinas, ang makikita mo doon, talagang labanan talaga sa ano, sa dropping point. Pero pagdating sa international naman, ano yung wala sa local na meron sa international? Meron kasing ano to eh, may minsan kung kakilala mo yung nagda-drop doon, example tayo. Kunwari team namin, tapos Osja, sabi natin ganyan. Osja, sa scrimmage before the PMCL. If mat 2-0 namin sila dun sa scrimmage sa Painan, nagka-agreement kami. Natalo namin. Sa amin yung Painan. So mag-adjust sila ng dropping. May ganun. So, pag kami natalo, pag kami natalo, kami yung mag-adjust. Ganun, okay. Ganun. May ganun na pala, no? Actually, di ko na nabutan yung part na yun. Kasi, di ba, if you remember, nag-analyst ako for Blacklist. Parang ang nangyayari lang talaga is kung saan talaga magda-drop, dun na talaga. And kung meron man, ang ginagawa namin before, nung nag-PMWI kami, alis na lang kami. Ayahan na namin yung kung anumang team na yun sa international. Pero ngayon pala, ganito na yung setup. Pagka sa scrims, pag nanalo kayo dun sa scrims, kung saan man dropping point yun, kumbaga yung sino man nanalo, sa kanya na yun. Ganun. May ganun. Pero meron din kasing ano, hindi pumapayag sa usapan. Kumbaga parang nagiging loko. Kung doon kayo, doon lang din kami. Kasi yan, tagalan na din. So, paano kung ganun? What if sa international, no? Sabihin na nating time to kick esports, TTQ. Tapos pareho kayo ng dropping point, kunyari sa Sanok. Tapos natalo nyo sila sa scrims. Paano kung sabihin nila, hindi, di kami alis dyan kahit matalo nyo kami? Anong magiging nangyari? Okay lang, kasi advantage namin. Kasi, yun nga, natalo namin sila ng 2-0. Alam namin yung laruan doon. Hindi kami matatakot, hindi kami magdadalawang isip na umalis kasi nga, solo namin yung dropping na yan kaysa sa kanila na bago-bago kasi gusto nga nilang kunin yun. Okay. So basically, parang iniisip nyo na, kaya naman natin to, naka 2-0 na kami sa scrims. So, di kami magbabago para lang sa kanila. Parang ganun na. Nice. Ganun pala, no? Guys, sa mga nanonood dyan, no? Kasi syempre, they watch from PMCT, tas PMNC, tapos biglang mag-upgrade sa PMCL, tapos biglang PMCL, either PMWI or PMWC. Tapos this coming end of the year, malapit na yung PMGC. And by the way, guys, yung mananalo nga sa PMCL Fall, which is yung champion, ang kaisa-isang slot na pwede natin makuha, no, sa PMGC. So talagang todo bigay na lahat ng teams ngayong season. Actually, yung OSJ yung pinaka...
yung pinaka nag-invest talaga dito, no, if you know the news na kinuha na nga nila si Martin sa Thailand. So parang nagiging Thailand PMCL na to, no, ng OSJA. Pero anyways, no, iba na yung topic na yun. So yun yung gameplay, no, yun yung strategy when it comes to local and international. And one of the other things din na difference or different na nakita ko sa local versus international, sa international may coach and analyst. So gaano ba kaimportante ang pagkakaroon ng coach and analyst? Ah, kung sa atin, sobrang laking magiging improvement dito sa Pinas. Kasi ang nangyayari kasi ngayon dito, walang coach, walang analysis sa atin. Ang nangyayari, yung kapitan. So yung kapitan, nag-iisip na ng drafting, nag-iisip ng plano, tapos nagmamapping pa, tapos inaano pa yung ibang team dun sa mismong laro. So, parang, alam mo yon, ang gulo na parang ang daming pumapasok sa utak niya. Mas stress na. Parang, may stress na. So, ilang weeks yung PMCL, tapos may finals. Mm-hmm. Hindi lang naman kasi kung ano yung nilaro nila dun sa qualifiers round, ganun din lalaro yun sa finals, nag-iiba din. Exactly. Kaya, kailangan talaga na may coach dito, ang laki ng difference mabibigay ng coach. Tsaka every single day actually ng every week, no, kunyari week number 1, every single day 1 iba yung laro nila sa day 1, iba rin laro nila sa day 2. Kumbaga may adjustment agad-agad. Ganun ka importante talaga ang coach and analyst, no. Especially for PMCL. Pero kung mas maganda, Blanks, no, mas maganda kung simula PMCT pa lang sa grassroots, magkaroon na kayo ng sarili niyong mga coach and analyst para at least ma-lessen yung ginagawa ng IGL, di ba? So, local versus international, dito papasok yung mga substitution din, no? Sa international. Na kayo ba, as a group sa Sin Esports, na na-utilize nyo ba yung mga sub-players nyo? Yung mga fifth man, sixth man, ganyan? Meron kasing time na yun, hindi ko maano yung word nila. Basta may napapagod, tapos na-burn out. Ayan, na-burn out. Nakitilt, yan. Ayan, nagaganon. So, syempre, yung sub, kailangan talaga. Hindi yung apat lang kayo na maglalaro sa PMC. Kasi sobrang ano yun, trusted nung tournament na yan. Hindi nyo kakayanin na laruin yan na, alam nyo, parang inaano nyo lang sa sarili nyo. Hindi, kaya ko tatapusin. Kaya ko maglaro ng mga rest. Kahit na doon sa laro mismo nakikita mo, hindi mo na kayang mag-isip ng tama. Kumbaga parang nabablanko ka na. Uh-huh. Hindi ka na makapag-command, hindi ka na makatutok ng maayos. Kasi nga, sobrang stress out ka na. Ganun. Right. And, kaya kailangan yung substitution. And dito rin papasok, Blanks, no, yung role ng coach. Kung kanyari meron kayong coach, tapos say for example, nakikita na niya na kanyari ikaw, Blanks, napapagod ka na, nafe-feel na niya na parang medyo pangit yung maalat yung laro mo for the day. Doon siya papasok para, uy, sabihin niya, Blanks, pahinga ka muna, bawi ka na lang bukas, pasok muna natin si Ganto. Parang ganun yun, no? Sa mga coaches. So, yun yung importance talaga, no? Sa local, kasi if you look at local naman, during PMCT, ang daming mga ano dyan, mga up-and-coming mga clans pa, no? Mga baguhan na clans, mga baguhan na teams. Ang babata nga, actually, yung last time na na-interview namin ni Quintoyo, 14, 15 years old pa lang, nagpa-prosin na. Actually, speaking of age, Blanks, anong edad ka nagsimula mag-pro sa PUBG? 18. 18. Ah, I see. So, kumbaga, pag-18 mo, nag-PUBG ka prosin. So, okay na rin. Kasi hindi kagaya ng mga ngayon, no? Yung mga era ngayon ng mga bata sa PUBG, you know? 13 pa lang, 14, 15, nagpa-PUBGM na, nagpa-pro na. Oo, nakaka-qualify pa nga sa PMNC. One good example, yung sa Aftraftos, which is si Lion. Grabe, no, sobrang bata pa nung itsura niya talaga dun sa interview namin ni Aya. Pero now, since tapos na tayo dun sa differentiation ng local versus international, pag-usapan naman natin yung PUBGM dati sa PUBGM ngayon. Kasi nakikita ko, ang laki talaga ng difference niya. PUBGM, like sabihin natin year 2019 hanggang 2021. Tapos
yung PUBG Mobile ngayon, since nabago na yung point system, naging 10 points na lang per chicken dinner from 2022 hanggang ngayon, ano yung nakaka-miss noong PUBG Mobile dati? Ang nakaka-miss dati, walang render. Ayun. Talagang laban kong laban. Ito yung time na wala pa atang sanok. Totoo ba? Wala pang sanok, guys. Walang ka-render-render. So, ibig sabihin nun, hindi mo alam kung may kalaban o wala, di ba? Yun yung maganda na talagang magugulat ka na lang. Ayun. So, yun yung pinaka na miss mo before. Pero ngayon, PUBG Mobile ngayon, what's your take sa PUBG Mobile ngayon? Ngayon kasi, ang hirap makipaglaban kahit bago device mo, kahit latest yan. Once na talagang nag-init yung phone mo, magre-render ka, hindi ka makakabaril ng mayos. Wala, hindi mo malalaman kung may papanalo mo ba yun or kasi laban mo na yung render . Totoo, tapos may pressure pa coming from the other teams, no? Tapos sabihin na natin, mag-isa ka na lang sa squad mo, tatry mo yung panalo yun, ay kaklutch mo sa huli. Ganun kahirap. Bigla magre-render. Bigla magre-render. Ganun kahirap ngayon. Kasi before nga, yun nga, no? Sa mga... para sa atin to yun, no? Sa mga dinosaur ng PUBGM. mga dinosaur. So, dati talaga, guys, walang render-render sa PUBGM. The moment na, kunyari, umandar ka lang dyan, tapos mamaya, meron pala nasa gilid mo, di mo alam, meron pala. Kasi ngayon, pagka... Kunyari, nasa kotse ka, pupunta kunyari sa from Rozoc to sabihin natin sa Bernie. Malalaman mo na may kalaban kasi may render sa phone mo. Diba? Yeah. The moment na palapit ka na ng palapit, uy, grabe yung render dito, ang daming tao dito, yung mga ganun, diba? Sa classic. May hint ka kagad . May hint ka kagad kung may kalaban. So, yun yung namimiss mo sa PUBG M4, sa PUBG M now. What's your favorite moment in your whole career from before until now? Yung mga champion namin nung magkakasama kami nina Edo, nina Audits. Ayan. So, since nasagot mo yan, actually, this question was requested by yours truly, Edo10. So, shoutout kay Edo10. This is the what I call the iconic PH question. Ito yung original lineup nyo. Few, fourth row, Edo10, blanks. Ang tanong, anyari? No comment na lang ako dyan, boss. No comment, boss. Well, I tried Edo, I tried asking him that iconic question. Pero man, kayo yung isa sa mga team na nakapasok sa PMPL before. Together with Team Puyat, no? All-Star Team Puyat. During, I think, Season 2 ng PMPL. Kung di season 1, Season 2 yun . So, kayo yung kasama ni All-Star Team Puyat nun. And sobrang epic nun, especially yung mga laban nyo with Orange Esports sa Vikendi, di ba? Ayan, nagkaroon pa ng ratrata ng crate. Ika nga. Talaga times, yun dati. Well, let me ask you this now. Nung mga time na niratrat niyo yung crate nila, sino nga ba to? Si Stalker yun . Sila Stalker yun. Oo, sila Pob. Anong nangyari? Bakit? Leon ba yun? Ano yan? Sina Leon Orange. Oo, sila Leon, sila Stalker, sila Pob. Nakalimutan ko isa. Pero anong nangyari? Bakit nagkaroon ng parang animosity dun sa Vikendi? Siyempre, kapag na-overwhelm ka na, na-overwhelm ka na, siyempre, hindi mo na mapigilan, talagang rarat-ratin mo na lang. Ganun. Mm-hmm. Well, may lang yung nangyayari. Okay lang magsayang ng bala kasi may extra bala naman sa crate nila. So guys, pagka nirat-rat yung mga crate, minsan walang meaning yun. Talagang out of emotion lang, no? Na parang babarilin lang talaga nila kasi parang malaking achievement, mapatay mo yung idol mo, 'di ba? Or mapatay mo yung rival mo sa other country.
like Cambodia, which is called Extreme Sports. Sayang masaya yung, ka dahil yun na. Oo, masaya ka. So, yung mga nangyari nung nakaraang PMCL, nung Strangers Esports versus Dread Esports, yan. Ang daming ratrata ng crates ang napanood natin yan sa Yasnaya Poliana. So, let's see kung magkakaroon uli ng ganun. Kasi, di pa rin sila lumalaya sa fall season. Nandyan pa rin sila, Strangers Esports and Dread Esports. Pero, going back to Blanks, magkakaroon tayo ng isang segment dito, no? Na kung saan, para siyang fast talk. Ang tawag dito sa segment na to ay quick spray. Quick spray segment. So, meron tayo mga tanong na sasagutin mo ng mabilisan. Okay? Okay, so start na tayo. Quick spray segment. Let's start now. M4 or AUG? M4. M4. DBS or S12K? S12K. S12K. Best IGL? Oh, Tits. Fourth row, guys, if you don't know. Best Terminator? Wala. Wala? Kahit isang player? Best Terminator? Wala talaga? Sa international, siguro, si Paraboy. Paraboy, yan. Favorite local player? Ako. Wow. Favorite, bukod kay Paraboy, favorite international player? Si Rosemary. Rosemary ng Alter Ego. Ayan. Alter Ego. Best PUBG Mobile clan? Onik kami. Onik PH, alright. Ito, chicken dinner or eliminations? Pwede bang both? Oo nga, it comes with hand in hand. Pero kung papipiliin ka, isa lang dapat. Chicken dinner or eliminations? Elims, ayan. And then last one, requested din to by Edoten. Few or fourth row? Asa ngayon si Otis kasi matagal doon. Ayan. Nag-aiwalay kasi eh. Ayan. Di pa natin alam, guys, kung ano yung reason talaga doon sa iconic PH na yan. Pero hopefully, natanong ko lahat ng mga gusto niyo itanong. Pero actually, meron ako dinagdag na segment dito kasi kanina nag-post tayo ng question sa ating page. And these are the viewers' questions na na-pick ko. Ito, this is coming from Julius De La Peña. Sabi niya, in the perspective of an IGL, what are the things you need to consider to have a good plan for your game? Hindi ako IGL eh. Pero sabihin natin mag-IGL ka or sabihin na lang natin sa mga experience nyo with fourth row, with few, or whoever IGL, ano yung ginagawa niya para magkaroon ng magandang plano? Ano, kailangan mo ng mahabang pasensya din para sa mga team. Tapos, kailangan din, marami kang time mag-isip. Nanonood ka ng mga, hindi lang local, international, nanonood siya ng MPL. PMDC, ganyan, nakuha siya ng ID para ma-apply niya doon sa laro namin. Yun. Unti-unti. And then, the next question coming from Josh. Sabi niya, patanong boss, sa lahat ng nalaroan mong team, aling team yung masasabi niyang dream team para sa kanya? So, parang ang sinasabi niya dito is, mamimili ka ng mga players, tapos ibubuo mo ng team, tapos kasama ka doon. Sino yung mga kasama mong tatlo? Kasama ko tatlo na magiging dream team. Oo. So Blanks yung una, di ba? Blanks. O, sino yung sunod? Si Jap. Jappy? Sa bro. Sa bro, okay. Jappy from Marami Bro. Pangatlo? Si Jap. Emas? Emas, okay. From Marami Bro din. Okay, parang namumuro tayo sa Marami Bro. And lastly, sino yung panghuli para mabuo ang dream? Siguro kapitan to. Ang pipiliin kasi. Si Range. Range. So parang Marami Bro plus Blanks. Except kay Federales, no. So yun, shoutout nga pala kay Federales, the reigning MVP ng PMCL summer. So let's see kung siya uli magiging MVP this coming fall. Pero thank you, Blanks, no, sa ating
dream team. So at ano to, ito ah, kung dream team 'yun, anong tawag sa team nyo? Power Rangers. Power Rangers. Power. So kumbaga may red, yellow, blue sa green sa team na 'yan. Kayo na bahala, guys, kung sino ang kukulayan nyo ng kung ano-anong kulay sa team ni Blanks. Pero anyways, Blanks, actually, yun lang naman yung ating interview or podcast dito sa episode number 7 ng Kuku TV Podcast. And before tayo mag-end, Blanks, invite your fans to your social media, and also invite your fans to watch this coming PMCL Fall. Ah, ayun nga. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito, boss ko, kay Edoren. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin, sa scene, at sa buong PH teams. At iniimbitahan ko kayo na manood din ngayong darating na August 21 sa PMCL. Ayan. August 21st ang start. Wednesday to Sunday siya. Hindi lang siya isang araw, guys. Tatlong linggo. Ang basically, papanoorin natin silang lahat, no? Na paglalabanan yung nag-iisang slot. Actually, meron pa pala ako isa. Munti ko nang makalimutan. May gustong ipag-guess. Ito, wait lang. Hanapin ko lang yung pangalan niya. Hulaan mo daw kung sino to. Ito. Ayan. Kilala mo ba daw to? Ay. Ayan. Kilala mo ba daw to? Pwede mo i-zoom? Gusto mo i-send ko sa'yo? Wait lang. Si-send ko sa'yo. Pwede. Ayan. Ay, saan ko si-send? Micromar, no? Ayan yun. Micromar Mascardo. Kaso, maano yung camera dito pagkainan ako? Pwede mo ba pa-check sa kasama mo? Hindi. Ayan. Ano siya? Describe mo na lang kung ano yun. Arap. Ayan. Tinakpan niya yung mukha niya, actually. Ayan. Kilala mo ba daw yun? Wait. Ayan, kilala mo ba daw to? Kilala mo ba daw yan? Ano talaga yung mukha, ha? Hindi pa kilala. Kilala mo ba daw yan? Ayaw, kilala. Kilala mo yan? kilala yan. Nagkaroon niya ng ano, eh. May nakaawa yan sa isang PMCT. Yan. yun. Oh, yun. So, yun. Marami salamat ali dun sa nag-send up photo na yun. Marami salamat din kay Blocks sa saglit lang na interview for episode number 7 ng Kuku TV Podcast. And we are recording this, guys. So, expect nyo lang na right after this day ay mapapost na agad-agad tong episode na to. And guys, don't forget also to check my channel dyan sa may baba. And actually, nilagay ko yung kay Blocks sa ilalim niya. Ayan, turo mo na lang, Blocks. Ayan. Turo mo sa'yo. Ayan, i-check nyo yan, guys. Yan yung TikTok niya. Yan din yung, I think if I'm not mistaken, Facebook mo rin siya, diba? Ah. Ayan, so check nyo lang yan. Follow nyo siya, guys. Para magkaroon kayo ng mga updates, no? When it comes to Blanks Gaming. And then yung sa akin naman, for IG, YT, TikTok, sa Facebook. For any updates or any content about PUBG Mobile or other contents din na ginagawa ko. So yun na nga, guys. Maraming salamat. Ang tanong dito is, sino ang gusto nyong i-interview ko para sa episode number 8? Just comment down below and we'll see you on the next one. Thank you very much, guys. Bye-bye!